Pasahin ko muna to. Hi leader, I just want to say thank you so much for everything. Sorry for everything din. Ingat ka muna. We will miss you, God bless. I love you. God bless. Ate, sorry for everything na nagawa ko. Sorry for... Dapat may background. Ingat, Facebook, ganon. Oh, iyak kayo sigurado. Forever friendship po ang, ang pabaon ko sa'yo. I'll always be here po ate. May babalikan ka pong maganda. Ha, ha, ha. Oh my God, dark. Miss you po ate. Take care. Love, joy of your world. Actually ate, Krizen, ulitin. Talaga. Nung nalaman ko ate na umalis ka, napunta na sa mind ko yung para magandang opportunity to para bumawi kay ate Ivy. So nung palapit na, sabi ko sa kanila, nagsisell group kami nun, tapos umalis ka ate, tapos uy, lapit. Alis na diba si ate Ivy, na surprise natin siya. So magplano tayo. So yun ate, kaya kami nakagawa ng ganito. Actually ate, ang gusto ko sana umiyak ka talaga. Kaso yung surprise namin kami. Ay, okay, sige, baka ano. Ato lang kami, paano iyak si Ate Ivy. Tapos parang, basta, yun, naisip ko na lang na sige, basta papayahin namin si Ate Ivy. Kahit anong mangyari, papayahin namin siya. Ato yun, miyak ka na! ang plano ko sanang gawin, magsuspoken poetry ako. Pero hindi ako nakaprepare. Kaya, actually, sinusulat ko siya last night kasi hindi ako mapag-isip. Kasi parang, niisip ko na, wait lang, baka mautal-utal ako kay Ate Ivy. Imbis na ako yung, ay siya yung maiyak, ako yung maiyak. So yun natin, dadagdagan ko lang to. Hindi ko sasayangin ate yung efforts na ibinigay mo sa akin para mag-get ko si Lord. Kung dati ate sinayang ko yung pagpunta mo sa bahay namin na ang layo-layo, kung... Ako pero hindi ko may emosyon ako. Okay na. Kung noon parang hindi ko nakita yung importance ng ginagawa mo para sa akin. Parang feeling ko ano ba naman ang corny. Parang pinipilit niya ako sa mga gantong bagay. Parang yan, tapos na-realize ko nung time na tinawagan mo kate na sana noon pa nagsimula na akong ganun. Sana noon pa tinanggap ko na si Ate Ivy sa buhay ko. Sana hinayaan ko si Ate Ivy yung mag-shape sa life ko. So parang ano, naisip ko, ano si Ate Ivy, ang kaya ko nang gawin sa kanya. Hindi man ako as in na gagawa ng bagay na as in na magiging proud siya sa akin. Pero ang masasabi ko lang na pinaka-best na magagawa ko for now is yung maging stay na ganito na hindi ako babalik sa old life ko kung saan ako kinuha ng ate. Ngayon sabi ko dito, may babalikan kang maganda ate. Maganda, hindi lang yung mukha ko, kundi yung ako na maganda na yung mga efforts mo hindi masasayang ate. May share ko din ato yung way ng pag-win mo sa akin, yung pag-disciple mo sa akin, yung pagpapakita sa akin, yung
importance ng buhay kapag kasama si Lord. So yun, Ate, hindi ko alam kung parang meron akong hiya sa'yo, Ate, because yung mga ginawa ko dati, parang, alam, si Ate Abby, ganito yung mga ginawa ko noon na harap-harapan ko siyang tinatalikuran, yung tipong, uy, wait lang, Joy, dito muna tayo. Sige, Ate, may, hindi ko siya may ginagawa ako, ganun-ganun pa yung sinasabi ko. So, yun ang masasabi ko, Ate, hindi na yung mangyayari, Ate. Alam mo, Ate, ito pala. Nung nakita ko to, ikaw yung na-first na naalala ko. Actually, matagal na to. Ilang buwan na to sa kwarto ko, Ate. Sabi ko, hindi naman birthday niya, Ate Ivy. Wala, ang tagal-tagal pa ng Christmas. Bakit ko to inawakan? Tapos kinuha ko ba? Matagal na si July pa po, Ate. Ate. Yung nakita ko, I love you, si Ate Ivy. So, bigay ko sa kanya. Yung feeling na natapos na yung buong kanto. Kisha! Ikaw ah! Ikaw, ikaw. Save the best. Ganon din po sa akin, mamasahin ko. Dear Ate Ivy, you're one of the best things that ever happened to me. Wait lang. Wait lang. Na napagod ako magsulat dyan, in fairness. Pinagkasya ko talaga. Ano? Baka ilang beses ka nag-ulit. Sa akin ngayon. Sa pangtali. Natatawa ko. Obvious ka si Kisha to eh. Okay. Dear Ate Ivy, you're one of the best things that ever happened to me. I love you so much and I don't want to lose you. Because my life has been better since the day I found you. Baka sa Ate Abby nag-found you. Ay, siya pala. I'm sorry for what happened. Thank you for always listening to me, supporting me, and encouraging me. You're a true leader and I want you to know how much I love you and appreciate you. You're the best, Sayla. Bye, Sayla. So, iyak na siya, ha? Di ba? Hala! Okay. Ayun nga, Ate. Thank you for always there. Thank you for always na lagi mo kong iniintindi kahit hindi ko yung inuuna ko. Sorry kung nagsisinungaling ako kahit na... Wait lang. Yun! Basta sorry. Kasi hindi ko muna pinapalam sa iyo kung yung mga bagay na dapat malaman. Tapos, thank you. Kasi kahit ganun yung ginawa ko, andun ka pa rin para encourage ako. Andyan ka lagi sa akin na yung mga words mo, magiging effective na siya sa akin. Yun yung magiging way para mas mapalapit pa ako kay Lord. Hindi ko na siya babaliwalain. Kasi nung last, parang binabaliwala ko lang. Kasi ang hirap mag-adjust from Trixie to you. Tapos yun. Thank you for always love. I love you so much. Ah. Gusto mo pang bumalik sa kanya. Okay, thank you. Dito ah. I-post mo. Hi Ate Ivy, thank you. Sorry for everything. I will miss you. Always take care po while you're away from us. I love you. Your Joseong disciple AJ Sek. So yeah, Ate Ivy. Oh my gosh. Toothpick. Ada na ipon. Toothpick. Toothpick. I-rusher ako. Ate, ano, sa pag-alis mo, siyempre, wish ka namin. Tapos, sorry sa... Hindi pa gilala ko sa iyo. Sorry sa la... Eh? Sorry sa, ano, sa lahat. Take na rin sa lahat ng pagtsatsaga. Ano siya lang?
Baliwan ko ganyan. Tapos, love you too.